iinyo ang Panginoon. Nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami paghindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang salita pagkat pagsasabihan Kanya na isang sinungaling. Diyos ko, mahihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako, ay matuto akong magnakaw at sa gayon ay malapastangan kita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Higit pa sa ginto at pilak, nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw.
Ang salita mo, O Poon, di kukupas, walang hanggan. Matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa bigay mong mga utos, natamo ko ay karunungan, kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahahalay. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa anumang di totoo, muhi ako at nasusuklam. Ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautusan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Magsitayo na po ang lahat. Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling na mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pagalis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon, ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling na mga may sakit sa lahat ng dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ninyo ang inyong katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay merong kanya-kanyang kakayanan. At kapag sinabi natin ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kakayanan, nangangahulugan na ang bawat isa sa atin ay meron ding iba't ibang talento. Merong mga magaling umawit, merong mga magaling sumayaw, may mga magaling magluto, ano pa po ba? Maraming kakayanan, maraming mga talento. Pero may mga pagkakataon na minsan ang mga kakayanan natin, sinasabi natin na ito ay kakayanan ko lang. Kakayanan ko to,
pinagsumikapan ko to, dapat ako lang ang magaling. At may mga pagkakataon po na yung mga kakayanan na meron tayo ay mga bagay na tila nagpapataas ng tingin sa ating mga sarili. Pero mga kapatid, tila ipinapaalala sa atin sa araw na ito na ang bawat kakayanan natin, ang bawat talento na meron tayo ay nagmumula sa kabutihan ng Diyos. Kung ang bawat kakayanan natin, ang bawat talento natin ay nagmumula sa Diyos, nangangahulugan din mga kapatid na sa bawat pagkilos natin, ang mga kakayanan na ito, ang mga talento na ito, ay dapat nagagawa din sa kabutihan. Nagagawa din sa tama. Sa atin pong ebanghelyo, napakinggan po natin si Jesus na ipinangalat niya ang kanyang mga alagad. Ngunit bago niya ipangalat ang kanyang mga alagad, binigyan niya sila ng kapangyarihan. At anong kapangyarihan ang ipinagkaloob ni Jesus sa kanyang mga alagad? Magpalayas ng mga demonyo, magpagaling sa mga may sakit. At tandaan natin mga kapatid, na sa pagpunta ng mga alagad sa iba't ibang lugar, ang bit-bit-bit-bit nila ay yung kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. At kung ang bit-bit-bit-bit nila ay ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos, nangangahulugan mga kapatid, na sa bawat ipinaparamdam nilang kapangyarihan sa ibang tao, ang sumasalamin sa kanila ay ang kabutihan at awa ng Diyos. At yun marahil ang kakayanan, yun marahil ang kapangyarihang tunay na ipinagkaloob sa atin. Kung ang bawat isa sa atin may kakayanan na ipinagkaloob ang Diyos, dapat ito'y nagagawa at naibabahagi sa mabuting pamamaraan. At kung ito'y nababahagi at nabibigay sa mabuting pamamaraan, dapat yung mga kakayanan natin, yung mga talento natin na ibinabahagi, sumasalamin sa awa at kabutihan ng Diyos. Sa madaling salita, kung tunay kang may kapakakayanan, kung tunay kang may kapangyarihan, at alam mo yung kakayanan mo at kapangyarihan mo ay nagmula sa mahal na pong Jesus Nazareno, gamitin mo ito ng tama. At sa paggamit mo ng tama sa mga kakayanan at kapangyarihan na ito, tunay na sumasalamin sa iyo ang kabutihan at awa ni Jesus. Sumasalamin sa iyo ang kabutihan at pagmamahal at awa ng mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin may kanya-kanyang kakayanan. Pero ang tanong, paano po ba natin ginagamit ito? Ginagamit po ba natin ito sa mabuting bagay? O ginagamit natin ito upang manloko? Ginagamit po ba natin ito sa mabuting bagay? O ginagamit natin ito upang tayo ay makalma pang lamang sa ating kapwa? May kakanya tayong kakayanan. May kanya-kanya tayong kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos. Nawa, gamitin natin ito sa tama. Gamitin natin ito sa mabuti. Dahil oras na ginagamit natin ito sa tama at mabuti, sumasalamin sa buhay natin ang awa, pagmamahal, at kabutihan ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanayahan tayo ng Diyos Ama
upang maging lingkod na magpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong kapani-paniwalang mga saksi. Ang ating panalangin, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga Kristiyano naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga yumao naway magbunyi sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoong Diyos, pinili mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Gawin mo kaming mga tunay na tagapaghatid ng iyong salita sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong tinapay at alak na sa'yo tayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugda ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na paikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagsabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon. Sa daing ng mga atid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon.
ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mag-aaba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang magandang balita ng kaligtasan. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 to 50 years old at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church, ministry or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makatutulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, biwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sanawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus
Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso kinamatayan ay sa gisaw ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinuwalhati ka na amin. Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinumulhati ka na amin.